kikilatisin natin ngayon ito, no? Wala siyang dalawang fork dito. Grabe yung ugong ng makina, no? Mustang na mustang yung dating, no? What's up guys? So ito na yung Goldwing ni Naj Abdul. At ngayon, kikilatisin natin ngayon ito, no? So hindi naman tayo magdadive sa pinaka-komplikadong review. Kumbaga kung ano lang yung dapat nyong malaman. So ito po ay Goldwing 2022 na binili ni bro Naj Abdul sa Wiltech. At as you can see, sobrang laki ng motor na to. Sobrang haba niya guys. So sa forma niya dito sa taas, parang mala Harley Davidson yung dating niya, no? Kasi mataas yung manibela, malapad yung fairings niya dito. Typical na Harley Davidson yung mga late model. Pagdating dito naman, diyan mo talaga makikita na pang touring siya. Kita nyo naman yung sandala niya, di ba? Para sa angkasan. Meron pa siyang armrest, ang lapad ng upuan. Tapos yung upuan ng driver, sobrang lapad din. Hindi lang hanggang dito, hanggang dito pa. Oh. So pwede siyang mag-adjust ng puwet. Mupo dito, sumagad dito. At malaki din yung space na upuan ng backride. At ang lapad ng sandala. Napaka-premium ng quality. So banda dito, mala-alcantara yung texture. Pagdating dito, leather yung feeling. Dito, mala-alcantara din. Maganda yan para kapit na kapit sa puwet mo. Pagdating dito, leather. At ito, meron tayong nakikitang gray dito. I think ito ay parang reflector. Nagre-reflect yan pag tinatamaan ng ilaw. At syempre, itong bike na ito ay designed for touring talaga, pang malayo na biyahe. So, dala-dalawa yung kanyang box. So, ito, nabubuksan pa ganyan. Pipindutin mo lang dyan. Tapos, pagdating dito, kasya yung dalawang helmet dito, guys. Buksan natin. Yun o, kasya yung dalawang helmet dito guys. Tapos dito may nakikita kayong saksakan. Para yan sa Apple CarPlay. Para may connect mo yung cellphone mo. At makapag-navigate ka, mabasa mo yung message. Yung lahat ng notification lalabas sa screen. Okay, ito pong motor na ito is 1,833cc. 6-cylinder siya. May pagka-boxer engine din siya. So kung makikita nyo, nakalabas yung kanyang mga head dito. Na meron pang fog lamps. So yung rotation ng makina is paganyan yung boxer engine kasi. Dahil boxer engine siya, nagawa nilang gawing shaft yung kanyang drivetrain. Kumbaga, yung nagpapaikot sa gulong natin is tinatawag na propeller. Like sa BMW GS. Diretso yan papunta sa gulong natin. Sa kulay niya, napakaganda. Pearl white. Balak nga ni bro Naj Abdul na ipa-PPF ito. So, dito sa side mirror niya, natutupi po yan. Yan, ganyan lang kadali itupi. Yung headlight niya, sobrang laki, sobrang lawak ng ilaw na nasasakop sa daan. Sobrang dami niyang bulb dito, no? Tapos, kapag umaandar ang motor, umiilaw din yung kanyang para sa signal light. So, magbiblink din yan pag magsisignal light ka. So, pagdating sa apaka niya, guys, is napakalapad. Talagang sakop niya yung halos 1/4 ng paa mo. Especially yung para sa angkasan. Talagang komportable yung sasakay. So, bukod sa meron siyang armrest, meron pa siyang grab bar. Pero ito kasi, para sa akin, mas magagamit mo ito kapag nakababa ka sa motor. And then, na-atras mo, minumove mo yung motor, dito kahahawak. Okay, so dito yung gas tank niya. Meron siyang airbag, meron siyang mga pindutan dito. Home, back, audio, fog lamps. Dito rin yung kanyang switch. Heated grips din siya. Meron siyang set, info, and select. Tapos, once na malapit ka sa motor, hindi mo na kailangan pindutin ito. Ito yung tinatawag na key fob niya, guys. So, pag malapit ka sa motor, nakabulsa sa'yo, ikot mo lang ito. Then, mag-on na yung kanyang accessories, guys. So, lahat ng information nandyan. Kasi laki ng tablet yung kanyang screen dito, oh. Diba? So, sa ngayon, meron siyang FM radio. So, pagka nilakasan natin yung volume, ito yung volume niyan. Yan, naririnig niyo ba? May music. So, pagka gusto mo naman pumunta sa pinaka-home niya, ayan. So, pagka nakasaksak na yung iyong cellphone, dito mo lang kukontrolin yan. Bababa yung cursor. Yan, pwede mong i-connect yung iyong phone dyan at lalabas dyan yung kanyang information. So, marami siyang information dito like yung air, temperature, gas. Then, dito yung modes niya. So, by the way, meron siyang apat na modes. And ito guys, meron siyang gear. So, dito mo masiselect yan. Once na-under ka na, pipindutin mo yung drive para mag-first gear siya. And then, pagka tino-throttle mo na siya, automatic siyang nagsishift up to 7 speed. So, meron din siyang stop and start button. Dito mo lang ikakancel yan. Yan o. So, meron siyang off. Pag pinindot mo ulit ito, mawawala at magiging activated na yung stop and start button. So, kahit automatic siya, dahil meron siyang gearing dito, pwede mong i-rev.
dahil naka-neutral siya. So, speaking of rev, no, pakinggan natin yung kanyang tambucho. So, pagka naka-idle siya, para tayong naka-Land Cruiser, guys. Diba? Ganyan yung tuloy niya. So, dahil ganun yung kanyang engine, 6-cylinder siya, kaya apakaburos ko ng tunog. No? Mas magiging malakas yung tunog nito pagka pinapalit na natin yung kanyang tambucho. But I think hindi na kailangan kasi dinig na dinig naman. And itong motor na ito ay designed for touring. So, gusto mo, medyo relax, di ba? Ayaw naman natin nabibingi tayo kapag sobrang lakas ng ating tambucho. So, dito sa motor na to, hindi siya ganun kataas. Napakababa lang upuan niya. Pag upo ako, abot na abot ko. Dahil malapad lang yung kanyang upuan, kaya parang nagtitiptoe tayo kasi nakabuka yung ating mga tuhod. Okay, dito naman tayo sa mga controls niya. Kanyang home. Bukod sa meron siyang home button dito, meron din siyang home button dito and back. So, dito yung sa cellphone, busina, signal light. Meron siyang reverse, guys, no? So, pipindutin mo to. So, kailangan, naka-brake ka muna. Pindutin mo to. Ito, pag pinindut mo to, magre-reverse siya. Tapos, dito sa kabila, magpo-forward siya na parang simbilis ng lakad. Para pag kami numove mo lang sa parking yung motor mo, ito mo siya i-operate. So, minsan, napagkakamalan ko tong passing light. So, ito po yung passing light niya, guys. Yung high naman. Yan. So, meron pa siya ditong source para sa iyong music. Dito naman yung volume mo, up and down. Tapos, ito naman yung para sa windshield mo. Automatic mag-aangat siya. Automatic rin, bababa siya once na pinipindot mo. And ganyan lang siya kadali, no? Dito naman yung kanyang hazard, cruise control, restart and set. Dito yan, yung gear na neutral and drive. So, ito naman yung iyong kill switch. Then, dito mo naman masi-select yung mode mo, guys. Yan, no? Dito mo mapapalitan yung mode mo. Yung nakikita nating A/M dito, ito po ay automatic and manual. So, pwede mong i-switch ng automatic kusang mag-gear up and down yung iyong transmission. Pagka sinet mo ng manual, dito mo rin siya i-control. So, dito yung pagbawas ng gear. Dito naman yung pagdagdag ng gear. So, dalawang purpose itong button na ito. It's either atras and mabagal na abante at pag-shift ng gear, guys. Kaya pala mas malapit sa kamay mo yung button na ito kasi dito ka nag-shift ng gear, no? So, dito naman yung kanyang passing. Kanyang front brake is fully adjustable. Nakakalito lang kasi automatic yung motor. Dapat dito yung kanyang preno pero nilagay pa rin nila dito sa ating apakan. Kasi itong motor na ito, bukod sa pwedeng automatic, pwede rin siyang manual kaya para hindi tayo malito. Although wala siyang clutch. Automatic shifting na kasi siya. Dahil Honda yung motor na ito, meron din siyang pagka combi brakes. No? Pagka daw nag-brake ka sa harap, magbe-brake din yung likod mo pero 40% lang yung kanyang lakas. Once naman nag-brake ka sa likod mo, magbe-brake din ang front brake mo pero 40% din ang kanyang puwersa. Dumating na si Nudge, nandito na para mag-demo. So, meron tayong heated grips dito. Ito, heated grips. So, pag heated grip, pag-click mo yung itong heated grip, so, automatic nakita nyo yan, full na heat yan. So, mainit talaga yan. Mainit talaga yan. Pindot-pindot ka na lang. So, it will bawasan yan. Na-off. Tapos, sa upuan. Sa upuan dito, dito nakita nyo, daddy shows only passenger. Pag-click mo ulit, ayan, nababawasan yung level. Level. Pwede rin ang adjust dito. Ayan, pag-on mo dito, doon sa salabas yung heat seat na second. Para sa passenger. So, dito na lang, adjust nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, it will heat up your seat. Ito pa yung special sa motor na to, guys. Kung mapapansin ninyo yung front suspension niya, guys. Wala siyang dalawang fork dito. Yung parang typical na sa motor, di ba? Pero dito, ganyan yung suspension niya, guys. So, nasa center siya, oh. So, diretso na ito. Diretsong ganyan yan. Okay, wishbone suspension ang tawag pala dito, guys. Kaya pala may nakikita akong gumagalaw-galaw dito noong dinrive ko siya kagabi. So, yan pala siya, oh. So, dyan pala yung kanyang spring, guys. So, talagang iba yung design nito. Compare sa mga ibang Honda bikes, talagang design siya para pong touring talaga. Nga pala, yung size nga pala ng gulong niya sa harap is 130 by 70 R18 pala ito. Tapos yung sa likod naman is 255 R16. So, dalawa yung nakikita nating brake caliper. Yung isa dyan is para sa handbrake. Para hindi siya umatras abante. Kung napapansin niyo yung disc brake natin dito, dalawa. Dalawa yung plate, no? Grabe, ang galing. Okay, oh. Kahit pala hindi siya kasing tulad ng nasa harap na kabila, kahit isa lang yung nakikita natin dito, doble naman yung kanyang brake disc, guys, oh.
So para i-operate nga pala yung ating arm brake, yo, hilahin mo lang yan. Parang sasakyan lang din, tas hila ulit para bumalik yung kanyang arm brake. Normally, mga front brakes, it comes with a 2-cylinder caliper. This comes with a 3-cylinder caliper. Siyempre, yung bike na yan, 380 kilograms. You need to have the proper braking power. So nagawa nila, 3-cylinder caliper dito. So konting biga lang, chop talaga yung motor. So yun, balik tayo ng Maynila. At si bro Nudge naman, ginamit niya yung aking Kimco 400 since tayo ay magre-review pa sa motor na to. So based din sa angkas ko, napaka-komportable. At may power naman eh, oh. Diba? Ngayon ko lang nalaman na pwede palang i-manual ito. Manual kaya natin. Yun oh, pwede mag-shift ng gear. Tingnan nyo, 3. Gagawin kong 4. Oh, 5. Ang galing. Gawin natin automatic. Ayun oh. So kapag ka naka-automatic siya, nakalagay dito, D, drive siya niyan. Grabe yung power. Kahit sa sobrang bigat ng motor, nasa 283 kilograms ito, no. So kayang-kaya niyang i-stop sa lakas ng disc brake niya. Kayang-kaya niyang i-arangkada sa lakas din ng makina niya. Oh, tingnan niyo. Grabe, solid. So kahit scooter siya, halimbawa na daan ka sa zigzag, so magkakaroon tayo ng engine brake. Pag nilagay natin siya sa manual, di ba, mag downshift ka pagdating sa corner, okay naman pala siya eh, no? Kaya pala medyo sikat ito sa America. Gawa ng ito yung mga features na sinama nila dito sa motor na to. So bilang rider na mahilig mag-travel sa malalayo, especially yung mga puro straight at mabundok na lugar, nako, Diyos ko, ito yung pinaka-perfecto. Kung gusto mo ng relax over power, 'di ba? Kasi syempre mas mapuwersa pa rin naman yung mga di-cambio, mga di-clutch na motor. Pero tingnan niyo naman ito. Okay na rin eh, 'di ba? O tingnan mo. Yung puwersa niya nasa smoothness pa rin eh, no? Kahit sobrang puwersa niya, meron pa rin parang mechanism na nilagay para hindi siya ganun kalakas pumitik eh. Kasi yung halimbawa yung multistrada ko, once na sinaksak mo yan sa low gear tas nirevolution mo, nako, Diyos ko, yung palim nung kanyang torque, masakit sa leeg kasi nahahampas lagi yung leeg mo eh. Unlike dito, once na ginas mo, smooth talaga. Yun lang ang madalas kong sinasabi talaga dito. Tapos idagdag mo pa yung windshield niya, no? Oh. O kahit itaas mo na yung visor mo dito sa laki ng ano. Tignan nyo, itaas ko yung visor ko ha. O, ang taas ng screen. Para tayong naka-tricycle. So, walang hangin o. Wala rin matatakot ang hangin. Oo nga eh. So, kapag ka umuulan pala, no, okay na okay pala to. Lakas ng busina guys. On natin yung fog lamp para mas visible tayo. Tagdag visibility lang. So dahil ito ay scooter / manual transmission, hindi ko lang alam kung hanggang anong angle ang kaya niya pagka bumabanking, no? Kasi unang-una nakalabas yung head ng engine eh, di ba? Hindi ko alam kung hanggang saan siya pwedeng gumanyan. Kung hanggang saan siya sasayad na, di ba? Kapag ka cruiser bike, ganun. So medyo ilang pa ako kasi hindi pa to tumatagal sa akin. So hindi ko pa makita kung hanggang saan yung sagad niya. Pero definitely hindi siya kasing banking ng mga sports bike or yung aking street fighter or maging yung aking multistrada. Diba? Ang smooth ng suspension. Tingnan nyo kung saan siya nag-low gear. Oh, malapit na yung foot peg. Oh, tingnan nyo. Oh, malapit na. Hanggang ganun lang. Konti na lang. Sasayad na siya. Ngayon ang gusto ko sa kanya, once na nag-brake ka, nagda-downshift talaga siya. Sinusuportahan niya yung front brake sa pagpreno. Diba?
dinig nyo ba? Grabe yung ugong ng makina, no? Kahit hindi mo nakikita yung motor, pakinggan mo lang, kahit hindi ka pa nakatingin, alam mong mamaw eh, kasi, di ba? Mustang na mustang yung dating, eh, no? Okay, expressway na. Tignan nyo kung gaano kadali gamitin to, no? Halimbawa lang, wala ka pang RFID sticker. So, press lang natin dyan. And then, tignan nyo, oh. Mayroon siyang laglagyan dito, oh. Diba? Okay, expressway. Ang lapit, guys, oh. So, hindi siya pwede yung talagang higa. Yun lang ang ano sa kanya. Medyo babantayan nyo. Ang lapit, eh, oh. Yan, ganyan. Ganyang angle lang pala, oh. Then, arangkada. Grabe, easy 120. Sorry, baba na natin. Sumobra tayo. Overspeed na tayo. 100 lang, guys. So, ayan, oh. Woohoo! Taas natin yung visor niyan. Yan, taas natin ganyan. Oh, walang hangin. O, diba? Tricycle na tricycle yung dating ng visor, eh. Grabing windshield to. Ang laki. Very easy pang gamitin, ano. So, most of the time, nasa manibela lang talaga yung hawak mo. Sa mata naman, kitang-kita lahat. Pati yung mga bottles dito, mala Lamborghini pa tong pindutan niya dito, no? Ang chill talaga, sobra. Yung side mirror, kahit matala lang yung gumalaw ko, kitang-kita ko yung likod ko. Lahat ng details dito, solid. Talagang visible na visible. Pati yung mga bottles niya, hindi siya yung tipong dikit-dikit. Pagkapindot mo, talagang dama mo yung difference nila. Tsaka hindi ka malilito na parang mapipindot mo ito nang hindi sinasadya. Talagang alam mo talaga yung pwesto nila, oh. Atin tayo ng Creators Award. Ang lapad pala talaga ng gulong niya sa likod. Ayun lang, ayun muna sa vlog. What's up? Let's go! Dahil sa'yo, kaya ako nandito, ha. Thank you, ha. Dito. At salamat, na-appreciate nyo yung lahat ng pagod at hirap namin sa pagbablog. Salamat po.